Hello everyone! Welcome to Anas TV. Hello mga mamshies! It's luto time na naman, ano? Samahan niyo po sana ako ngayong araw, magluluto tayo ng beef giniling with gulay. Ang gulay po na gagamitin ko rito ay carrots and broccoli. Mahilig po talaga ako gumamit ng gulay, no? Lalong-lalo ng broccoli at saka carrots. Kasi napakasustansya nitong dalawang ito. So, una po, ang gagawin natin, balatan. Siyempre, bago balatan, no, hugasan ng carrots. And, hiwain ito cubes. Ayan. Gumamit po ako rito ng dalawang carrots. And then, balatan yung ating bawang. At isang sibuyas, no, medium size na onion. Ayan, sunod naman ang ating broccoli. Yung pinaka-stem ng broccoli ay pwedeng isama, no, basta yung inner part, yung nasa loob, yung malambot. Tanggalin yung matigas na part. Yung loob ng part kasi ng broccoli ay malambot yan. So, pwedeng isama natin yan sa pagluto. Ayan. And then, ganun din, hiwain natin into cubes, no? Pa-square. And then, yung broccoli, hiwain natin ng yung tama lang, no? Bite size lang. Napaka-healthy po talaga nitong broccoli. Kaya gustong-gusto ko siyang isama lagi sa mga sa recipe ko. Kasi maliban sa gusto ko yung texture niya, masarap. Masarap siya kainin talaga, di ba? Healthy talaga, healthy pa. So, lagi ko siyang sinasama sa mga niluluto ko. Pwede mo naman siyang ilagay kahit sa anong ano eh, no? Sa pork, pwede sa beef. Okay, sunod po, hiwain natin ang kamatis. Bakit po mas pinili kong gamitin ang kamatis kaysa sa tomato sauce? Kasi po, una, mura ang kamatis. Pangalawa, mas healthier ang kamatis, di ba? Kumpara sa tomato sauce. Merong preservative, no, medyo maalat. So, mas okay na yung fresh na kamatis. So, yan po ang mga gagamitin natin, no? I-prepare dapat. Yan yung beef giniling. Ayan, umpisa na po natin. Sa kawali or sa pan, ilagay natin yung beef. Huwag maglagay ng mantika kasi ang beef na yan, meron na rin yan, mag-oil yan mamaya. So, ilagay lang sa pan ang giniling, beef giniling. And then, takpan lang. And then, halo-haluin para maging brown, maging even ang ano, yung pagkakaluto. Haluin hanggang sa ito'y maging ganyan na, lumabas ang kanyang mantika. Ayan. Unti-unti nang lumabas ang mantika ng beef. Ayan. Pwede nang itabi, no? At isa gilid, doon igigisa natin ang bawang. So, itatabi muna natin yung beef giniling. At igigisa natin ang bawang. Ayan, yun na siya sa gilid. Hindi naman yan masusunog dahil hindi naman ganun kalakas ang ating apoy. And then, pag medyo brown na, ang ating, ano, bawang, isusunod na po natin ang sibuyas. No, pwede naman pong iuna ang sibuyas. Depende po sa inyo, no, kung ano yung
mas type nyong unahin. Pwedeng sibuyas muna bago bawang. Pwede ring bawang and then sibuyas. So, depende po sa inyo kung ano ang gusto nyong unahin. Pero ako naman kasi depende rin sa niluluto ko yan. Dito, inuna ko ang bawang para mas mabango. Ayan. Pag medyo translucent na yung ating sibuyas, pwede na siyang ihalo. No? Ihalo na natin sa beef giniling. Ayan. Ilagay na natin dyan sa ibabaw. Tapos, ang isusunod natin ilalagay ay ang kamatis. Itong kamatis po ito ang ginamit ko rito. Ayan. Ilagay na ang kamatis doon sa part na yun, sa gilid. Tapos, tatakpan po natin hanggang sa lumambot itong kamatis. Ayan, takpan muna natin hanggang sa lumambot. Dapat hindi katamtaman lang po ang apoy. Ayan, pagka sa tingin ninyo ay malambot na, isain gamit ang tinidor o kung ano. Ayan, tinidor ang ginamit ko dyan na pangpisa sa kamatis. Mas maganda na pisain ang kamatis para hindi siya, para talagang mag-ano siya sa giniling. And haluin, pagsamahin na lahat. Sunod, lagyan ng tubig. 1 cup of water po ang nilagay ko rito. So, depende naman po sa inyo kung gusto nyo medyo maray sabaw-sabaw, marami-raming ano, dagdagan. Sa akin, isa po, 1 cup lang. And then, pag kumulo na, ilagay ang carrots, yung bell pepper. Ilagay pala ako ng bell pepper dyan, ano. And, yung broccoli. Make sure na nahugasan ng mabuti ang broccoli. Ayan. Tapos, haluin. Halo. Ayan, para mapunta sa bandang ilalim ng ibang broccoli. Ang ganda ng kulay, di ba? May orange, may red, okay, may green, may brown. Okay, at tapos, pagkatapos, takpan natin. Ayan, after ilang minutes, makikita mo ang ganda-ganda na ng kulay ng broccoli. Oh. Talagang lumabas na yung pagka, yung dark green niya. Okay, lagyan natin ng ground black pepper. Pamintang durog. Tapos, asin. No, kung ayaw nyo naman ng asin at gusto nyo medyo masarap, nasa inyo na po yun, no? Lagyan ng pwedeng oyster sauce, pwedeng toyo, or kung ano ang gusto ninyong masarap, pampasarap. Pero ako kasi talaga sa mga lutuin ko, hanggat maaari, ang panimpla ko talaga ay asin lang, paminta. Ayaw kong gumamit ng mga ano, ah, yung mga, alam mo na yun, yung mga pampasarap ng ano talaga. Kasi hindi rin siya healthy, di ba? Pag madalas mo siyang ginagamit, mas maganda yung ano na lang, yung natural ano lang talaga. Flavor ng pagkain, ng gulay. Ito na po ang ating beef giniling with gulay. Ayan, luto na po ito. Pwede na pong i-serve. Mas magandang i-serve ito ng mainit, syempre. Huwag po natin i-overcook ang gulay para andun pa rin yung crunchiness, di ba? Maraming salamat po sa panonood ninyo. See you again next time. Bye-bye!
Inagdagan ko po ng asin, matabang pa pala. Bye! Maraming salamat. Thank you for watching.